No, wag, no. Wag, kasi dito ka naglalagay. Dito ka maglalagay sa ilalim. Kasi pa, ang contour kasi parang shadow. Ikaw connect mo siya dish sa dalawang ginawa mo. Alam mo yung linya from your, yung dulo ng lips mo? Hmm. Lalagyan mo yun. Hanggang dulo lang yung isang ano? Pwede ako, normally binubuo ko yan. Pero, nasa sa inyo, eh, maayos naman yung pagagawa mo. Contour. Okay, so ang technique ni Teach, buong mukha muna before yung mga kilay mata. So, so kasi parang baliktad eh. Pag nalagyan yung story niya, sa eyes. Mata muna. Okay. Kasi gusto ko mali. Ako muna, pes. So, eto na yung gagamitin natin contour. Pero originally, ginagamit ko is eto. Mm-hmm. So mali daw na eto yung ginagamit ko. Mm-hmm. So, eto daw dapat yung... Kasi angled niya. Pero, basta yun. Kasi ang ginagamit ko kasi is... Sobrang laking brush na to. Ito kasi yung brush na to, pag ginagamit yan, blended na siya agad. Mm. Pero since starters muna naman, kailangan nyo rin ng tulong. Oo, ito yung pang contour, yung pang highlight. So contour muna tayo. Bara ba to? Gaganon ba? Ginagawa ko ganon. Parang makita mo yung, yan. Ayan, okay. Medyo mahusay. Favorite part ito kasi lang, hindi ko alam kung proper. Teach, para makita. Ayan, puda ganun. Actually, papunta siya dito. Yan. Pero, wag naman na super. Pag naglalagay ka, guys, mas okay lang na onti. Tingnan, ang daming powder na lumipad. Mas maganda na konti lang yung malagay ninyo. Kesa sa parang makapal agad yung nilalagay nyo. Pag ganun, basta ako siya igagawin. Oo, kasi yung powder pa ko ay... Wala. Tapos hanggang dito lang. Mm-mm. Depende pa din yan talaga sa shape ng mukha. So, at least yan, nakakita nyo naman. Normally guys, di ba nag-blush on na siya ng liquid? Ang hindi ginagawa talaga ng madami tao. Pag nag-liquid kayo na blush on, maganda kung isa-set nyo din siya. Tulad ng ginawa nyo concealer, set nyo rin siya ng powder ng blush. On a lighter shade naman. Pero hindi na yung bootish. Ito na lang yung iba isa-set mo. Mas light. So, light siga ganun pa din siya. Basta halos lahat ng products guys, kung pwedeng, wag masyadong harsh. Dami nating salamin kaya kung saan ako nakatingin. Ayan. Smile ka habang nag-blush teach, hindi ka magsasalita. Ay, ano ba? Ang purpose lang naman ito is para mas tumagal yung blush. Kasi meron ako mga natitilag ng makeup na parang blush. Ay, pag naglagay ng blush, tapos maya-maya walang, no? Tapusin natin yung contour, balik tayo dito. Yes. Dito naman. Yes. Temples. Dulo lang. Yung mga duluhan. Oh, nagpapagpag na ako. Para maliit yung pes. Tapos ilagyan mo rin siya dito, Tish. Gawa ka ng triangle. No, wag, no. Ano ba? Wag, kasi dito ka naglalagay. Dito ka maglalagay sa ilalim. Kasi ang contour kasi parang shadow lang yun. So gagawa ka ng triangle. Ah, so yes. Yung jawline na ginagawa ko mali yun. Dito. So dapat dito siya. Oo. Pwede naman, tama naman yun kung masyadong malaki yung panga mo. Pero hindi naman kasi malaki yung panga mo. Ang gusto lang natin mag-accentuate itong part na to. So sa baba. Kahit bas dito, okay lang na ganun. O ganito, no? Okay na okay, na ganun. Okay lang na ako. Basta blended na maayos. Kasi para ang mukha nakaganun. Para maganda. Para maliit yung face. Ganun. So, tapos, ilong. Nag-nose ka ba? Ano ginagamit? Okay, ito. Good. Tama naman yung fluffy brush. Ayan ang hika. Importante dyan, Tish, talaga super dapat light application. So, ito. Ganun mo. Tapos, ito. Critical to eh. Wait lang. Para hindi dito ka magamali. Ako ganito ka nag-nose. Hindi ako nakaganto. Nakaganto ako. Para, nakikita mo yung shadows ng ilong mo. So, sundan mo lang siya. So, kung, for example, ako diba? Light application lang. Para, makikita nyo na, ayun, may malaking difference siya agad. Hindi dapat harsh dyan, ha? So, dapat makaganito. Mm-hmm. Tapos, saan ang mag-start sa baba? Pataas, low application. I mean, light application na ako. Pwede mo siya i-connect sa eyebrows mo, Teach. Ayan. Para mas maka siya natural. Parang wala. O, ganun lang talaga. Ganun talaga, Teach. Hindi... As yan. Ganyan. Okay, very good na Jose. See? Nagkakaroon na siya agad ng contour. Nakakatulong siya agad na sa highlight na ginawa mo. See? Kulang pa yung kabila. Totoo.
after yung sa sides, ginagawa ko is kinukulay ako rin yung sa baba ng onte. Parang gumagawa ko ng letter yun ng onte para mukha talaga nakaangat. Yun yung hindi ko nagigets eh kung bakit naked. Mm-hmm. Ikaw connect mo siya dish sa dalawang ginawa mong dulo. Ayan. Okay, good. I'm good with that. Mm-hmm. Good. Tamusan. Hindi pa masyadong makapal o i-clear din yan ng mamaya. Kasi di ba maglalagay pa ng mga boxes eh. Pwede ka nang mag-bake dyan kasi gagawin mo na yung ice mo eh. Kapag nag-bake kasi guys, para matanggal lang yung fallout. Paano ka nag-bake, Peach? Hindi ako nag-bake. Ngayon pala. So, meron siyang baby powder, pero pwede niyong gamitin kahit anong mineral or loose powder. So, kuha ka ng malaking, madaming amount. Parang pasyabo na. Yung beauty blender mo, normally maganda to kung damp, pero since hindi naman, wala naman lakas si Peach, para makita lang. So, harapin sana ako, Peach. Tatadarin mo lang ng marami. Kay Angloots ko nalaman yun na pwede palang powder. Kasi dati, naghahanap ako, ano ba yung nilalagay yung sa mata? Pero, medyo rin siya mineral powder. Do the other one. Yan, ganyan lang. Ang gagawin lang yan is i-hold niya lang para hindi masyadong kumalat kapag gumote ng mga eye makeup. Kailangan ba saga dun sa hindi naman? Oo, Tish. Kasi para mag-highlight din yung, nakatulong na rin siya sa highlight. Idamay mo yung ilong. Kasi, madalas tayong mabilis mag-oil dyan sa dulo ng ilong. So, kailangan. Pati sa... Siyempre, be careful, hindi mo pwedeng tamaan yung kinontour mo. Pero okay yan. Tapos, ito din, i-co-contour mo. Ito yung highlight mo. Side ka. Para magkaroon ka ng... Alam mo yung linya from your... Yung dulo ng lips mo? Hmm. Lalagyan mo rin siya dito. Ayan, diretso. Para... conflict yung... Ayan. Parang pamatanglawin ka natin. Pero siyempre, iba brush off din naman natin yan. Bakit pag ako'y naglalagay, parang may mali. Lalagyan ko din ng onti yung sa nose para hindi mawala yung in-highlight natin. Kasi mabilis mawala yan. Tignan natin yung sa... Yeah. Kasi pang-highlight, makikita niyo yung effect yun namin. Pinakakilay ko lang is pencil. Hindi ako nag-wax. Hindi ko pa na-try mag-wax. Gamit ko is tatlong shade. Yung unang-una is yung pinaka-light na... Parang ito yung mas makalat. Ano ba tawag? Pigmented ba yun? Mm-hmm. Evervilena to. Ito, actually, minibake lang nagbe-20. Kaso, emergency ko lang ata ito nabili. Kaya ito yung pinakamahal. Kung 200 na ata, bili ko siya. Mahal na yun. Tapos, ito yung tigto 20 lang doon sa mga Changi. Ano kasi, tinatry ko lang siya na gano'n. Pag maganda, pag sinulat ko, baila ako ng gano'n. Ano yung baila? Bumili. Isang note lang din, kapag waxy yung pencil, medyo mabilis matanggal yun. Pero, kung isiset mo siya ng powder, hindi. Oh, actually, yun yung problema ko. Kasi pag nag-makeup ako, pang matagalan yung eyeshadow. Pero yung kilay ko humuhulas agad. So, magpapalit ako ng way ng pagkikilay. Pero, baka after na itong vlog na to. Kasi hindi ko alam yung mga ganun. Tinuruan niya lang ako. Ito, mas lighter yung shade niya. Kasi ito yung pinaka-dark. Nagawa ko yung Evervilena muna na pinaka-light. Light brown to. Yung sa ilalim. Hard yung pagkakaano ko. Ayan. So, yun yung pinaka-base. Tapos, saka ko siya iba-brush. Para kumalat. Ayan. Di ba kumalat siya? Tapos, next use yung... Ito na, yung light. Yung ginamit yung brush. Dito sa ibabaw. Pag-a-nern. So, wala akong masabing mali dyan kasi okay naman siya. Ang kailangan mo lang idagdag dyan is papatungan mo lang siya ng eyeshadow. Ayun. Hindi ko yung ginagawa kaya tutuwin natin siya. Tapos iba-brush off ko lang ulit, yung sa taas. Ayoko kasi nung kilay na isang color lang, kasi para siyang tattoo. Next na, para dun sa depth. Ano ba? So, ginaganong-ganong ko lang siya. For detail. Oo, pang keme, ganyan. Para meron, parang hindi siya, parang nakaangat. Art angel. Ayoko kasi nung naka-flat, kasi parang ano, parang mga matanda na mga old school na mga tattoo. Ganyan. Ngayon kasi may mga 3D tattoo na eh. Tapos ayusin ko lang yung mga edges kung na-injure na ako. Para lang mas detail. Okay. Tapos ano na yung ilalagay dito? Meron ka bang angled na brush? Ayan, okay. Light brown na light brown eyeshadow. Yung gagamitin. Yan. So, ito yung pinakamakapag-soften ng edge. Para magmukha siyang natural lalo. Tapos, isaset mo lang din yung wax part para
pang matagalan. Hindi ko alam kung mapapansin niya, pero mas light na siyang tingnan. At saka mas natural. Yung edge. Yung edge talaga importante dyan. Ayaw natin yung parang blocky. Yung parang, IK na. Bali, papatok siyang ganyan. Pero smudge mo lang siya papasok. Tapos palabas. Palabas, palabas. Papunta. Tapos papalabas din dito sa gitna. Ganyan? Mm-hmm. Tapos dito din, peach. Papalabas. Yan. Dito siya talaga actually ginaglay. Parang pinadapt niyo lang din yung powder. Para matagalan talaga siya. Okay, so next is yung tren na dumadaan. This is benefit. Mahal to. Siyempre, bigay lang. Magaling akong pataas. Pataas dito? Oo, pataas mo siya. Pero dito, pwede nang gano'n. So now, for the fun part, kung gusto mo pa na parang mas, ano yun, mas on-flick siya, may concealer ka pa, diba, Teach? Mm-hmm. Tapos kunin mo yung flat top brush mo. So, kung wala siya ng product, lilinya mo yan. Ah, usually yung ginagawa ko dito, ano, white na eyeshadow. Mas maganda pa concealer. Mm-hmm. Mas detail. Hanggang dulo lang yung isang ano. Pwede ako normally binubuo ko yan. Pero, nasa sa inyo, eh maayos naman yung pagagawa mo. Ay, parang mas maganda nga. Mm-hmm. Tignan niyo yung difference. Siyempre, ibe-blend pa natin yan. Kabila. Ay, kabo. Oh, actually, yung minyong kusin niya yan, gagawin mo siyang primer sa eyeshadow. So, na yung critical. So, eto muna, transition shade. Harsh edge. Tapos, after nun, normally, pag nagbe-blend ka kasi is, nawawala yung colors. Kaya kasi sa pag-felt tip, minsan, mabilis kinakain niya yung eyeshadow. So, parang hindi mo na siya magamit after. Para pas paikot sa may ano, para mag-blend yung blush on at saka yung contour. Pagka yung malapit na dun sa mata, matatash.